Kinabigyan pa ng panahon ng gobyerno ng Malaysia ang Department of Foreign Affairs para kumbinsing umalis sa Sabah ang mga armadong Pinoy. Ito'y bago ang inaasahang pagtatapos ng deadline na ibinigay ng Malaysia para sa mga tauhan ng Sultanate of Sulu na nagmamatigas sa lupain doon. Mula Sabah, Malaysia, magbabandila si Henry Omaga Diaz. Sa malayong lahat dato sa Northern Sabah ay mahigpit ang pagbabantay ng mga pulis. Sa anumang oras kasi ay posibleng lumusob na ang Sabah Police at Militar sa kuta ni Rajamuda Kiram. Ito na ang huling checkpoint, papunta rin sa Tanduao kung saan naroon ang grupo ni Kiram. Pero hindi na kami pinapasok ng pulisya dahil magmula dito ay secure na yung area. Walang nakakapasok, walang nakakalabas. Kaya't pasalamat na rin ni Mang Ben na tubong tawi-tawi. Naka-evacuate na sila agad nang mabalitaan nilang lulusob na ang militar sa kanilang bayan. Nakita raw niyang armado ang mga tao ni Kiram. Yung armas yung mayroon siya yun, yung malay, nakita ako yun. Marami bang bodyguard si Kiram? Marami yun. Marami. Isang daan yung mga 70 yun. Puro may baril? Mayroon. Yung iba yun, badong, bulabol. Sana raw ay ma-resolve na ang problema para makabalik na siya sa kanyang barong-barong na nagsilbing tahanan niya sa loob ng 45 taon mula nang mapadpad siya sa Sabah. Para sa Bandila, Henry Omaga Diaz. Kumpirmado namang inaresto sa Sabah, Malaysia ang isa sa mga pinsan ni Sulu Sultan Jamalul Kiram na si Salib Asaral. Kinumpirma mismo ang balita ng kaanak ng kampo ng mga Kiram.